tigmaan na nagaganap sa mga utak ng coaches? Oh, speaking of tigmaan, na nandun na rin kasi yung idea na akala mo ito, pero hindi pa pala. Pero same yung bit-bit eh. Again, nagkalaban din before yung mga coaches natin with Coach Bluffsy and even Pakbet way back when they were MPL players. And I like the flavor here na ibinibigay ng Omega kasi they're sticking to Miko's heroes having Johed doon sa kanilang team composition. With this Johed, ang ganda nung pick nila na parang medyo may isip nga natin na similar siya sa Cho recommendation na sinabi mo eh. Kasi yung Unstoppable Force, parang ganun na rin yun eh. Yung Claude lang talaga tatargetin mo every time na bago siya mag-attempt sa mga team fights. Dikitan mo lang, Unstoppable Force mo, pwede mo pang i-ejector kahit mag-isa si Miko, kaya niyang kumitil. Oo, kaya ang ganda na pinagit mo doon na kaya niyang makakill ng isa, kaya naman nag-purify din si Nets. By the way, nagamit ni Nets yung purify niya. Napakaaga na paggamit ng purify in this gold lane. Mukhang delikado si Nets so far, pero again, in the early game, ay okay pa rin naman si Carry. Yung ulti lang talaga niya yung pinahina. So, talagang aabangan pa rin natin yung late game shredding na magmumula kay Kelra. We are already looking at, again, a very silent game, pero may malaking chance na magbago yan ngayon na level 4 na si Ryzen. Oh, by the way, nauna mag level 4 si Sensui against Ryzen kanina dahil ulit doon sa difference na in terms of emblems. So, mas mabilis talaga magpa-farm ang Marty's as compared to the Hayabusa. So, it's really of the rotation na abangan natin para dito sa ating dalawang teams. And Onyx, steady lang muna ang ginagawa ni Kekedot. Ang ganda ng adjustment, no? From Natalia, tas biglang Ruby, tas iba din yung rotation na binibigay niya ngayon. And right now, double high and dry ang nirarun ng Omega. So isang mabalibag lang ni Miko dito ay panigurado maboburst talaga. Kailangan magingat ang Onyx Philippines, pero sisimulan na rin nila ang unang pagong ng laro na to. Miko, wala pa namang Unstoppable Force, pero si Renzo ay nasa loob na ng pit. Na-ejector naman dito palayo, at mukhang si Ryota nga ang plan lang kunin. Nahatak and first blood masesecure ng kabila. Sila rin ang nakakuha, Barangay Omega. Kill plus the turtle, ang ganda ng simula nila dito ngayon. First blood at pagong, nasabi mo na nga Omega going in for the possible snowball, and Miko securing that kill means medyo mas sakasakit pa yung Johed sa maagang parte pa lang ng laro na to. Ang ganda na binabagi dito ng lahat, sasakit na later on kasi yung mga heroes din ng Omega gusto na firepower. So every time nung patong-patong mga skills na, definitely there will be a kill for the team. Now Onyx, medyo inaantay pa na magkaroon ng damage at hindi pa natin nakikita yung balagbagan na Feather Airstrike coming in from Super Prince. So maganda ang positioning din. Uy! Speaking of position! Ang ganda naman ang flicker doon. Hatak pa. Kaso nga lang si Storm, alam rin yung gagawin niya. Just with the help of the flicker, inatakasan niya pa nga yung ganong sitwasyon. Napakaganda nung ano niya dito. Parang may spider sense na ginawa dito si si Storm. Malaalin Iverson, pero dito sa baba, mukhang si Kelra naman ang hahanapin ng Onyx. Pero si Miko ay papalayasin silang lahat. Respeto para kay Miko! Nakancel nga lang dito dahil doon sa hatak. Napasobra nga ang bahagya. I am offended play plus the decimate. Ito na ang ganti ng Onyx mula doon sa kinuha nilang kill kanina. So medyo even na naman yung ating game. Ang dami na exhaust din ng time na yan. Nagamit ni Miko ang kanyang flicker at the same time nakakuha din ng kill ang Onyx. So yung mga kailangan ingatan naman ng Omega, yung mga unnecessary na supposedly initiation. Pero makikita natin lamang si Kelra in terms of the farming or laning. Kaya naman yung mga players ng Onyx ay nandito sa bottom lane. At katulad lamang kanina, gold lane centric na naman ang ikot ng Onyx Philippines. Pumlato lang ng konti, pero ang ganda ng learnings ng Omega mula game 1. Mukhang nabasa na nila agad kasi kung titignan natin yung game 1, nakalbo yun eh. Yung plato, pero ngayon napigilan ng Omega. Naka-advance din agad eh. Naka-advance, yes. And for Onyx ngayon, parang sila naman yung, teka, parang iba yung rotation ngayon ng Omega. Sila naman yung nagre-react sa ginagawa na kanilang kalaban ngayon. So 1-1 score natin, guys. So far, there is a set of play para sa Omega. Si Kekedot ang plano nilang kunin. May hatak na pabalik. Kaso nga lang may Ugi Shadow kill. Pinap nga ba to? Pero makaka-atras pa rin naman si Ryzen with a blaze. Kekedot is out. Wala na yung setup na habangan ng Onyx. Tapos may harang pang gagawin dito si Renzo upang hindi makadaan ang members ng Onyx Philippines. Turtle lang next target nila. Pero mukhang papalag naman at makiipagsabayan ng Onyx. Ang aga ng rotate ni Kelra doon. At mukhang Turtle ay mapupunta sa side ng Omega. Maliban na lamang kung maagaw pa ito. Pero mukhang masesecure na nga ni Ryzen para sa barangay ang pangalawang pagong ng laro. It's already 2 turtles down para sa side ng Omega. At nakapera pa si Kelra sa gitna. Oo, maganda.
na double laning. Nakakuha din siya ng kill kanina pero Blazing Duet para dito kay Nets at Ivekela sa may bottom lane. Ooh, napilitan na mag-flicker out si Filipino Savage. But so far, things are looking good para sa Omega ngayon. 1K gold lead at nagiging maganda yung kanilang pagkuha, yung mga objective team fight dances. And so far, 5 minutes in, Omega ang may hawak ng 800 gold lead. Still anybody's game. Wala pang 1,000 ang kalamangan ng barangay. Isang malaking team fight ang ating inaabangan kung saan may isang makakakuha ng siguro mga 3 kills just to be ahead in this game. But so far, a tightly contested game number 2. Omega taking the lead. Kukunin ata talaga nila si Keke Doot. Napakaganda ng combo na ginawa ng barangay. Habang si Nets naman, ay pa-free-free lang. Umabot mo yung flicker, feathered air strike. But Kelra manages to get away. Naka-atras pa rin siya sa sitwasyong yon. Si Hinsui naman medyo delikado pero nakatawid doon sa bako at hindi na nga siya pilitan pang hinabol ng members ng Barangay Omega. Kumbaga itong mga taga-barangay, hindi na nag-over the bakod. Ang bibilis sa mga kamay actually ng mga players ng Onyx, kamuntikan pa nga kanina si Kelra ng moment na yon. But so far for Kelra 2 kills for this game, wala pang death. So continues ang kanyang farming sa ating game. Sila pa rin ang lamang in terms of the gold at nagkaroon na nga tayo ng switching in terms of the lane. So nasa top lane na si Kelra. Tatapatan na rin siya dito ni Nets. So pinaka magiging importante na ngayon is the initiation kung sino tatargetin ni Miko at kung sino din tatargetin ni Keke Doot. But really have to commend the consistency of Stone. Pinipili niya talaga kung sino i-IMU niya for this game. Kaya ano to, high level of ML ang ating nakikita ngayon. Renzo now has the Blade of Despair. Nets! Sinets talaga ang target nila and Ejector on point. Miko manages to get a kill onto the gold lane. Nets pa ang nakuha nila at unti-unti na nakukuha ng barangay yung groove na hinahanap nila kanina mula sa game 1. Pero Sensui manages to get a trade. Turtle naman ang kukunin nila. Yon ang unang pagong ng Onyx Philippines. At bukod pa doon, ay ang ganda ng ginawa ni Miko na tinipid niya agad yung eject. Inintay niya kung magbe-BMI ba bago niya binato. Sulit na sulit yung smart missiles in Omega. After a series of great plays, ay 2,000 na ang kalamangan nila against Onyx Philippines. Parang binaliktad nila yung ginawa ng Onyx sa kanila ng game number 1. Still a very low skill score game, pero hindi naman ngayon nakakagalaw ang Onyx. Ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakagalaw ang Onyx is grabe ang minion management ng Omega. Laging continuous. So, tingnan mo top lane, nakaangot na ng minion wave. So, kung ikaw si Nets, ikiklik ko ba yung minion wave? Pero alam ko na nandito si Kelra tsaka si Miko eh. So, hindi na lang muna. And yung mga paisa-isang hit ng mga minion, ang laking factor na yun para sa kanila, para mas maging madali. Para sa Omega na makasira ng mga ibang objectives. Uy, flicker. Ah, teka lang. Medyo mahirap kapag ka nakakuha ang Onyx na play. Kaso nga lang si Storm may ginawang hatak. Hatak, pabalik lang din ang ginawa ni Keke Doot. Nets naman dito. Napa-Blazing Duet na, pero BMI pa atras lang din. So after nung nangyaring skirmish na yun, na walang kills na nakuha yung dalawang koponan, atrasan na lang muna, kanya-kanyang reset. Gusto ko yung presence of mind doon ni Nets na alam niyang kaya niyang bumawas with a Blazing Duet, pero nung nakita niya na pagka hindi agad siya umalis doon, ay may posibleng mamatay pa siya, ay umalis na siya agad. And this is not just respect towards the damage of Omega, pero yung pagiging aware ni Nets na talagang hindi pa talaga niya kayang gamitin yun. Pero wow, grabe naman yun. Renzo forced to flicker out of that damage. Nagkakapilitan na yung mga teams natin na gamitin yung mga resources sa isa't isa. But babalikan natin yung Blazing Duet. Oy, wait lang, mid lane! Nagkamali ata dito ng dinaan si Ryota dahil nakabang si Miko tsaka si Kelra. Storm naman dito, nakakuha na nga ng ultimate na sobrang importante pagdating sa team fight. And with this gold lead, malaki ang chance na Omega nga talaga magkocontrol ng Lord Pit. Alam mo yung team fight natin ngayon o yung mga pwede natin makita, labanan na to ng mga marksman eh. Pagalingan na lang yung mga kakampi kung ano ang bibigay nilang suporta para magkaroon ng magandang posisyon ang kanilang mga gold laners. Speaking of Ejector! Aray! Keke Doot na naman ang plano nilang kunin and successful na naman ang barangay. Lord ngayon, itutuloy nga ba nila o mag-hero luck sila sa mga nais sumilip mula doon sa kabila? And Onyx decided na huwag na tayong pumalag. May conceal play pa nga ang barangay. Naghahanap ng pwedeng hulihin. Pero sabi nila, ayaw nang pumalag ng kalaban. Kunin na natin to, reset na naman. First Lord of the game secured for Omega at mukhang lahat ng mga pwede nilang matutunan ng game 1 pa lang ay nai-apply na nila in the same series. Oh, ang bilis ng adjustment. Kaya makikita natin meron ng Blade of Heptasis si Renzo, but Miko has been doing great para dito sa Omega. 4-1-2
Perfect KDA para dito sa bagong roamer ng Smart Omega. Kaya namang lamang sila ng 5K in terms of the gold. At kung tinignan natin yung hero composition, sobrang bilis talaga mag-clear ng minion wave. We're still waiting for that perfect initiation or pag-sustain ni Ryota from Onyx. And pinag-usapan natin kanina na mataas o malaki ang responsibilidad ni Miko ngayon na papalitan niya si Chakdog for Season 11 at mukha namang naibubuhat niya ng maganda ang legacy ni Chakdog in Smart Omega with a perfect KDA right now, 4-1-2 on this jawhead. At 10 minuto na nga, 5,000 na rin ang lamang ng Omega. Tignan nyo yung items ni Kendra. Sino bang hindi dudugo dyan? Oh, 7.6K gold. Meron pa nga corrosion staff. Meron na rin nga Demon Hunter Sword. At tuloy-tuloy na rin ang pag-detect if ever na makakaroon ng Teamfight against Onyx. Parang pag nakakita ka ng Dexter, iba na yung mararamdaman mo eh. Nakabang ka na lang eh, no? Nakabang ka lang na sa unggoy eh. Abangan mo kung saan lalabas eh. Yun naman yung ano, yun yung challenge for Storm. Kailangan masaktuhan ng Shadow Strike para matunt niya. Di ba? Yun yung pwede pang kontra din eh. Pwede din. Ang dami pang kontra, by the way, dito kay kay Nets. Kaya hindi din natin siya nakikita po papasok from time to time. Not unless paatras yung Smart Omega. And Omega with a growing gold lead. Talagang umaangat lang. Yung pace ng gold lead nila, siguro every minute nadadagdagan na ng 1,000. Dahil nakakaagaw din sila ng mga monster camps sa side ng Onyx Philippines. Pero ito na nga, tahimik lang ng konti. Si Keke Dut ay naghahanap ng opportunity for Onyx Philippines. Pero mukhang wala silang mahanap. At ngayon, medyo tahimik muna ang laro dahil magkakaroon tayo ng antayan bago sa sunod na Lord. This is a Luminous Lord already spawning a minute from now. At meron na ring Wind of Nature si Nets. Ready na agad, eh, no? Actually, Nets, binanggit natin kanina, maganda na nagkaroon siya dito ng Wind of Nature kasi siya yung pwede na targetin ni Ryzen. Pwede na siyang hanapin dito ni Miko. Now, looking at items, malaking kalamangan ni Kera as compared to Nets. Pero ang pinaka-importante dito is kung paano bibigyan again. Paulit-ulit tayo sasabihin, pero yun talaga, eh, marksman battle to. Lalo-lalo na 12 minutes na tayo sa ating game. More on the support system na lang. Speaking of support system. Hindi na nabibitawan si Miko, pero bago siya mapatumba, nagbato pa siya ng isa. Pero Ryota will survive that one. Onyx secure sa kill. And 20 seconds remaining on the clock mula doon sa pag-spawn ng Lord. Malaki chance na kahit hindi lamang sa gold ang Onyx, e pumuesto sila kasi lamang naman sila in terms of numbers. Wala si Miko kapag nag-spawn yung Lord. Kailangan abusuin to ng Onyx Philippines. Pero nakakatakot yung damage si Kaelra. Si Ryota na yun, ha. Si Ryota umaray na yung pinaka-tanky member ng Onyx Philippines. Talagang umaray pa rin sa damage ng isang carry. Lord is already up pero buhay na rin naman si Miko. Ano kaya ang mangyayari sa ating Luminous Lord fight for this game? Alam mo, Smart Omega, lalo na kay Miko, ang hirap ngayon mag-face check kasi nakita niya na lagi na magkakadikit yung Onyx eh. Pag gusto niya sumilip, pwede nga gumo agad at pag nasaktuhan pala si Keke Dut ang kanyang makaharap, mas mahirap para sa kanila. So magandang positioning dito ng ating dalawang teams. Kompleto lahat ng mga skills, merong Purify si Nets, may mga flickers din ang Omega. This could be the Lord fight na pwedeng tumapos sa laban, lalo na kung Omega makakakuha. Oh. Si Sensui na pa sobra ata, pero nakaabang lang naman si Miko. Pero that is a beautiful tournament from Ryota. Renjo naman dito nakaramdam. Pero mapapatumba si Ryota. Ganun na rin si Renjo. Apat, laban sa apat ang mangyayari dito sa sayawan na to. Lord, hindi gaanong pinapansin ang dalawang koponan, pero nakakaramdam ang barangay. Isipin mo, meron kang 5K gold lead, pero nakukuhanan pa rin kayo ng kills. It's just that ang hirap ng game na to para sa dalawang koponan kasi nagbabasahan lang. Kumbaga naging 1-for-1 pa. Imbis na lamang na lamang ka na talaga dahil meron kang 5K gold lead, ay nakahanap pa rin ng magandang play ang Onyx Philippines at ngayon, nangangalating buhay na ang Lord. Sino kayo makakasecure nito? Kontra zone! Feathered airstrike para dun sa zone. Sumilip si Ryzen pero walang iba kundi si Sensui pa rin na makakakuha nitong Lord. Ang nagsimula ay ang barangay pero tinapos naman ng Onyx to. Ngayon, meron silang Lord na nakuha. Medyo magkakaroon sila ng espasyo para makahabol doon sa gold lead na meron yung kabila. Ang ganda na ginawa ni Super Friends. Really have to commend the Feathered Airstrike. Take note ng time na yun, kalahati yung buhay ni Miko. So, ibig sabihin, naiilang din siya na kumuha ng play. Even yung flicker, hindi niya na nagamit. This boils down the difference in terms of gano'ng kakunat yung Ruby as compared to the Jawhead. So, pagka pumasok si Ruby, innate pwedeng may kahit yung passive niya. Babalik eh. Babalik lang din. So, for Miko dito, pagka flicker niya, dapat ma-hit siya na agad. Focus fire agad para sa side ng Smart Omega. At ang ganda,
nung pagkaka-blazing duet ni Nets kanina, talagang caught off guard ang side ng Smart Omega. Kaya naman sasabay nila yung Lord dito sa bottom lane. Aroy, at parang ganun lang. Yung 5K gold lead natin ay unti-unti nang lumiliit to 3,000 gold. At nagmamarcha pa nga ang Luminous Lord doon sa bandang baba. Si Miko, nasa kanya ang bola. Kailangan niyang gumawa ng play para sa Omega if gusto nilang patagalin pa tong laro. Pero mukhang magpe-play safe muna ang Onyx Philippines. Ayaw nilang ipuwersa ang Lord push na yun sa baba. Magta-top lane muna sila. Speaking of playing safe, ang ginagawa din dito ni Susensui, pansinin nyo, pag nakikita nila na parang naka-ejector si Miko, kasi sign na yun eh, na mag-i-eject siya. Pag nakita ni Sensui, siya yung maangat. Pero wait lang, speaking of ejector, mayroon play yata ang Omega. Seryota nga naman ang napili niya, pero sobrang kunat na hindi nila mapatupan. Ito nang hatak na ginagawa ni Keke Dut, pero siya lang din ay gagantihan. Ugi, shadow kill, magiging enough nga ba para kay Sensui, pero hindi. Renjo naman, hinahabol si Super Friends. Onik ngayon na magsisitakbuhan pabalik. Ryzen with a quad shadow, babalikan pa. Sensui, still tried to fall back. Winter Crunchon, hindi magiging sapat. Hinarangan sa mukha. Ryota naman dito, papalag pa ba? Mega kill para kay Kelra. Apat ang namatay sa Onyx Philippines at may wave pa sa gitna. 15 seconds para kay Nets at 10 naman para kay Keke Dut. Kaya-kaya depensahan nito ng Onyx Philippines para patagalin pa ang laban against sa barangay. Si Sensui na lang! Mukhang hindi ata kaya, at sabi ng barangay, di pwedeng umuwi ka agad. Meron tayong game 3! Never say die attitude.